Hi guys! Welcome back again to my channel. Yes, it's me again, Mishara Ramos Channel. Medyo matagal po tayong nawala. Ako pala, sa YouTube, medyo... Ano ba? Medyo... 3 months to 4 months yata. Ang huling upload ko ay November pa yata or October 2019 last year. Eh, 2020 na tayo ngayon. Hindi ako nakapag-upload dahil meron akong dalawang nakapending that time na videos na i-upload ko na. Pero suddenly, it's magic, biglang nawala and na-corrupt at hindi ko na siya ma-recover and hindi ko na rin maulit yung content na yon. I think may kinalaman yun sa makeup. Nag-makeup yata ako noon or review sa isang product. Ayun, nawala. Hindi ko na maulit kaya natagalan. So, ito na ako ulit ngayon. So, sa 3 months na yun, may na-discover akong product na pampapute at pampakinis ng mukha. O, diba? 3 months na wala, pero nag-review ng product. So, ano nga ba yung na-discover ko? Kung mapapansin nyo, wala akong makeup. Actually, 3 months, or simula nung ginamit ko itong mga product na to, hindi na ako nag-makeup. Hindi pa ako ulit nagpa-foundation simula nun. Dahil ang ginamit kong product ay, especially kung ma-pimples ka, pwedeng-pwede itong product na to. Hindi ito sponsored, binili ko to. Nagandahan lang ako. Pero kung mapapansin nyo, meron pa akong mga pimple marks. Mga bagong sibon na tigyawat yan kasi nag-stop na ako dun sa product. And then, may dumating tigyawat. Hindi ito dahil sa product. Dahil din ito sa init, sa pawis. Basta hindi siya reaction. Talagang lumilito lang siya monthly. So, ayun. Ang na-discover kong product, guys, na pwedeng makatulong sa inyo para kumilis sa mukha nyo is... yung Skin Magical, naka-denim din to. I assume na alam nyo na ito or naririnig nyo na or nababasa nyo na or nakita nyo na or nagamit nyo na. Pero ang ginamit ko, ay ang tinry kong set is yung Gandang Palaban Set 1. Yung Marga, kung tawagin nila Marga. Kasi ito ay merong set 1, may set 0, may set 2, may set 3. Yun yung parang pinaka-bonggang-bonggang gandang palabar na talaga. Recommended yung set 3 nito. Hindi ko alam kung ano yung pangalan niya. Kung siya ba si... Cassie? Ay, hindi yata si Cassie yun. Basta meron. Yung number 3 is parang yun yung pinakamatapang. Hindi naman siya pinakamatapang, pero... yung set 3 ng Skin Magical Kadena Ginto is para dun sa may mga severe acne or yung talagang maraming tigyawat. Yun nga, severe acne. Pero kung gusto mo lang mag-tighten yung skin mo, kung gusto mo magkaroon ng glass skin, makinis, maputing skin, na hindi ganon katindi yung peeling effect, I suggest na itry mo yung Skin Magical Kadena Ginto na set 1, which is si Marga. Gandang Palaban Set 1 Marga. Kasi hindi siya kasing tapang nung set 3. Hindi ganun, hindi siya ganun katindi. Kung gusto mo lang pumute, kuminis, maging glass skin look, mag-tighten yung skin mo, yung pores mo, ganyan, try mo tong Gandang Palaban Set 1. By the way, rejuvenating set po ito, mga ka-channeling. Hindi siya pwedeng, hindi ka pwedeng ma-expose sa matinding sikat ng araw kung gumagamit ka ng rejuvenating set. Hindi lang sa Skin Magical, kundi sa kahit anong rejuvenating set pa yan, dahil matatapang po ang matatapang po yung formula na ano ba yung naglo-loading. Matatapang yung ingredients niya. Ayun. Pero si Skin Magical, guys, na rejuvenating set, wala siyang hydroquinone. Ito yung isa, hydroquinone is yung matapang na chemical na hinahalo sa mga rejuvenating set para mas lalong maging effective at matindi ata yung feeling, I think, kung meron nun. And mas lalo kang hindi pwedeng mabilad sa araw. Well, kahit ano naman na skincare, siguro yung ginagamit mo is hindi mo pa rin nahayaan yung sarili mo na mabilad sa matinding sikat ng araw, di ba? Kasi magkakaroon ito ng damage sa iyong skin. Maaring magkaroon ka ng skin pigmentation or melasma if sobrang exposed mo sa sunlight. Ayan, so si Skin Magical, guys, ay merong
Rejuvenating facial toner. Meron siyang soap. Ito yung mga laman niya. Rejuvenating toner. Soap. Pero hindi ko nasama yung soap kasi naubos yung soap. Well, actually, ito rin wala ng laman. Natabi ko lang siya pa para maipakita sa inyo din. Rejuvenating cream. Oops. Smoothening sunblock cream. Yung iba nitong yung ibang sunblock nito, guys, ay may gel type, may cream type. Yung isa nakalimutan ko na, pero alam ko tatlong klase yung sunblock nila eh. So kayong mabothered kung fake ba yung nabili niyo dahil tatlong sunblock yun. Kasi nung nabili ko yung pangalawang set ko nito, cream na siya. Eh yung una kong bili gel. So binili ko pa sa binilan ko. Akala ko fake. So na-discover ko na meron din pala talaga silang cream. And then minessage ko rin mismo yung Skin Magical sa Facebook para sure, kasi ayaw natin makagamit ng fake. Mahirap na. And then next yung age defying collagen cream. Meron dito sa packaging niya, guys. Ito yung packaging niya. Meron ditong instruction morning and evening. Kasi guys, sa morning, ang gagawin niyo maghihilamos kayo using the rejuvenating soap ng Skin Magical. Rejuvenating soap yung sabon ng Skin Magical, and then pat dry nyo lang siya. And then sa morning to, guys, i-apply nyo yung toner. Hintayin nyo lang siyang matuyo ng 1 minute, I think. Pwede na rin. And then next, pwede nyo nang ilagay yung age-defying collagen niya. And then next, yung sunblock. Huwag nyo kakalimutan, guys, yung sunblock. Kahit hindi kayo nag-rejuvenating set, mas maganda at mas mabuti na mag-a-apply tayo ng sunblock every time na ma-expose tayo sa araw. So, ayun, 20 minutes before sun exposure, kailangan i-apply na tayo ng sunblock and then reapply uli every 3 to 4 hours. Ayan. Iyon yung pang-morning. Well, pwede mo rin munang i-skip yung age-defying collagen kapag hindi pa naman ganong nag-peel yung skin mo. Kasi ang age-defying collagen ay para siyang moisturizer para hindi ganon ka halata or hindi ganon ka dry pag nagpipil yung balat while using the rejuvenating set. And then sa evening naman, sa gabi, same procedure pa rin, pero first is yung soap and then yung toner, and then after 1 minute to 2 minutes na matuyo na yung toner sa face mo, i-apply mo na yung rejuvenating cream. Si rejuvenating cream yung nakatulong para mas lalo pang ma-renew yung skin ng face natin. And then, by the way, guys, pag mag-a-apply po tayo ng rejuvenating toner, ugaliin natin na pat lang. Yes, pat lang. Hindi siya parang yung mga toner ng ordinaryong facial cleanser toner or facial cleansing water something na nilagay mo sa bulak tapos papakudkod mo sa mukha mo. Huwag ganun, guys, kasi matapang nga yung content ng mga rejuvenating set, especially yung rejuvenating toner. So, may tendency na kapag sobra yung pagkakarab mo ng cotton excuse me, ng cotton ball sa mukha mo, pwedeng mag-cause ito ng irritation or damage sa skin mo. So, kaya kukuha lang kayo ng bulak, ng cotton ball or cotton pads, lalagyan nyo lang siya ng exact amount or ample amount lang, and then pat lang. And then wag nyo rin, iwasan rin natin na once na lagyan natin yung area na to, uulitin pa natin. Wag, guys, kasi basta nalagyan siya once, magpe-penetrate na siya, hindi mo siya kailangan ulit-ulitin. Kasi continue mo naman siyang gagamitin eh. Hindi naman, yun nga, gaya na sabi ko kanina, hindi siya parang yung ordinaryong facial cleanser lang natin na pwede natin i-rub. Basta pat lang. So, yun, at then the toner, hayaan natin madry siya. Matuyo yung toner sa mukha natin, and then i-apply na natin yung rejuvenating cream. Si rejuvenating cream, guys, ay panggabi lang. Hindi natin to pwedeng gamitin sa umaga dahil panggabi lang siya. Masusunog yung mukha natin. May tendency na totally masunog yung mukha, pero hindi kasi siya pang umaga, pang gabi lang siya. Para siyang night cream. So, ayun. And then, kung medyo after 3 days, nararamdaman nyo, nagpipil up na yung skin nyo. By the way, guys, si Skin Magical, hindi siya yung malalaking pagbabakbak or katulad nung ibang rejuvenating set or ibang astringent may tawag doon. Sobrang namumula at malalaki yung bakbak nung mukha. Si Skin Magical Set 1 is micro
peeling siya. So maliliit lang, halos hindi natin mahahalata yung bakbak. Hindi yung halos nangangalaglag na yung balat. Hindi ganon. So pag nagbabakbak na, pwede na natin lagyan ng age collagen, age-defying collagen. After 3 days siguro pwede natin gamitin to. And then guys, kapag halimbawa gumagamit na kayo ng Skin Magical or any rejuvenating set, halimbawa pang 2 days or pang 3 days, yun na. And then, napapansin nyo na sobrang hapdi, na hindi nyo na kayang tiisin yung hapdi ng mukha nyo while using this product, I advise na magipahinga nyo muna yung skin ng face nyo ng 2 days. And then after 2 days, i-continue nyo uli yung paggamit ng rejuvenating set. So, ayun. Again, si rejuvenating set guys ay hindi siya tuloy-tuloy or hindi mo siya pwedeng gawing maintenance mo si rejuvenating set. Kasi guys, si rejuvenating set, advisable siyang gamitin siya ng I think hanggang 3 months lang or 2 months. Or pag nakaubos ka ng 3 bucks or 2 kahon nito, pwede ka nang mag-stop and then mag-switch ka na sa pang-maintenance. Yung Skin Magical kasi meron pa siya pang-maintenance after gumamit ng Skin Magical Rejuvenating Set eh. Or kale, alagaan mo na lang yung skin mo or ipahinga mo muna yung skin mo. Huwag kang tuloy-tuloy gagamit kasi mas madamage pa siya kapag ka nasobrahan siya sa mga matatapang na gamot. So, ipahinga mo muna yung skin mo, i-rest mo muna siya ng I think 3 months uli, and then after 3 months or 4 months, 5 months, sumuling gumamit ng rejuvenating set, pwede na uli. Basta wag continuous na 1 year kang gagamit or 5 months kang gagamit. Wag. Kasi I'm sure na after 1 month or 2 months or 3 months using it, makikita mo na yung difference. Kahit nga maubos mo lang yung isang box, makikita mo na talaga yung resulta. Magpipil off yung skin mo, kikinis, magiging glass skin, pero hindi ito yung glass skin na parang putis Koreana na. Kasi guys, iba-iba din yung skin type natin. Hindi porket sinabing glass skin is yung halos pwede ka na magsalamin sa sobrang glass skin. Hindi. I mean, ito yung glass skin na makinis lang siya, nag-glow, hindi dry yung face mo. Yun yung nagagawa ng rejuvenating set. Si Skin Magical pa lang naman, magandang palaban, set 1 yung natry kong rejuvenating set. Kasi yung ibang rejuvenating set, nakakatakot gamitin dahil sobrang nakakapula sila ng face, ng skin. Sobrang namumula talaga and then malalaki yung abakbak. Si Skin Magical kasi, ang ganda ng effect, saka hindi siya ganun katapang. Wala akong experience sa kanya na sobrang namula yung mukha ko or sobrang hapde. Wala. Parang mild na mild lang siya. Basta huwag ka lang magpapaaraw ng matindi or huwag ka lang magbababad sa matinding sikat ng araw. And then kung ikaw ay nag-work sa field or lagi kang nasa labas, siguro hindi para sa'yo si rejuvenating set. Kasi delikado talaga na mabilag ka ng sobra while using rejuvenating set. Kasi pwede kang magkaroon ng melasma. Pero, meron naman mga may mga product din naman si Skin Magical na anti-melasma or melasma paid yata yung iba nilang product. Maraming product si Skin Magical. Well, hindi ko ito pinopromote. Ayun nga, gaya nasabi ko hindi rin ito sponsor. Natutuwa lang sa mga product nila kasi magaganda. Magaganda yung product nila, saka hindi ka talaga mapapahiya. Well, kasi natry ko, nakadena ng ginto, Skin Magical, ayan. Well, bumili kayo guys. Kung bibili kayo ng Skin Magical, siguraduhin nyo na sa trusted or authorized distributor kayo bibili ng Skin Magical. Or sa authorized reseller, yata yung tawag doon. At hindi yung sa mga bangketa lang kasi mahirap na wala pa naman silang kiniklaim na may fake nito. Pero syempre gusto natin makasigurado, especially kung gagamitin natin to sa ating mga mukha, especially sa ating skin, diba? Kasi kaya nga tayo gagamit ng mga beauty products and skincare is para maging healthy at gumanda yung skin natin. Pero kung makakatapat tayo ng fake, baka kabalik na rin yung mangyari. So dapat lagi rin tayong aware sa mga ginagamit natin na product. Ito yung box niya. Complete naman siya, guys. Mababasa niyo lahat ng kailangan niyong malaman. And then very very responsive din yung Skin Magical
na Facebook, i-message nyo lang sila, Skin Magical, masesearch nyo sa Facebook, Skin Magical. Pwede nyo silang i-message kung meron kayong questions regarding sa mga product nila, kung paano gamitin, or ano yung mga pros and cons ng kanilang mga product. Pwede nyo silang, pwede nyo ma-check doon. And then, ano pa ba? Ayun. Ayun lang yung content ko for tonight, kasi gabi eh. Pero baka makapapanood nyo ito ng umaga for this morning or for today. Ayun lang guys. And then meron akong next i-review and then sasabi, i-introduce na product sa inyo. Meron akong tinatry na product ulit ng Skin Magical. Wala pang 1 month ko siya nagagamit. Ito yung pwede mo siyang gawing maintenance. Siguro gagawa ko na lang siya ng separate video. So, yun lang guys. Hope you like it. Don't forget to click subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga latest upload ko. Thank you. God bless.